Hello, good morning mga guys. Mayroon tayong sasakyan dito na GEC. Ngayon po, pinaandar ko yung kanyang makina dahil ang customer ng ating ang concern ng ating customer mga guys sa nag-overheat. Overheating po yung kanyang makina. Ngayon na obserbahan natin kung ano ang problema. Opo mga guys. Yan. Antayin natin na mag-automatic yung kanyang cooling fan dito. Opo. Ma-check natin tapos yung label ng kanyang radiator. Yan yung takip niya mga guys . Ayos pa naman. Observan natin kung mag-overheat. Opo. Kung ano ang problema ng sasakyan na to. Yan. Yan mga guys, kung mapapansin nyo, malamig pa yung kanyang makina. Ito yung gauge niya sa ano. Wala pa sa kalahati, kaya pwede natin siyang revolution mga guys para painitin natin. Yan, naging tatlo na yung ano niya, pagka nasa kalahati na yan mga guys, yun na yung normal temperature niya. Opo. Antayin lang muna natin kung mag-overheat siya. Opo. Yan. Naging kalahati na yung kanyang ano. Ngayon, obserbahan natin kung aakyat pa siya. Dapat yan na hanggang dyan na lang siya mga guys. Pag umakyat siya, ibig sabihin no, may problema. Nag-overheat yung ating makina. Opo. Yan, sa ngayon na hindi pa naman. Yan mga guys, kung mapapansin nyo dito, umandar na yung kanyang cooling pan. Kaya nagpa-function naman yung kanyang cooling pan. Tapos sa yung kanyang engine coolant temperature sensor. Opo. Walang problema. Ngayon, bakit nag-overheat daw? Yun. Problema nito mga guys yung kanyang sisikapin natin yung radiator niya kung clog up na siya dahil ang hose niya. Okay. Dito mainit siya. Tapos dito sa kabila hindi siya mainit mga guys. Kaya ibig sabihin niyan baka yung thermostat bulb niya hindi na nagbubukas. Opo. Sarado yung kanyang thermostat bulb. Ano, lamig dito. Oh.
So mga guys, problema ng sasakyan na to, yung kanyang thermostat valve, hindi na siya masyadong nag-o-open mga guys. Dahil kung mapapansin nyo, itong upper hose niya napaka-init, tapos yung sa kabila, yung lower hose, yun mga guys, malamig siya mga guys. Ibig sabihin niya, yung tubig niya sa radiator hindi napupunta sa makina pagka ano. Kaya nag-overheat siya mga guys. Ito ito kasi dinya na to papunta ng makina to. Kaya tignan niyo mainit. Tapos dito mainit. Ang hindi ano, yung kanyang lower hose ay malamig siya mga guys. Ibig sabihin nun, naka-close pa rin yung kanyang thermostat valve. Opo. Kaya yun po ang sira ng sasakyan na to, kaya nag-overheat siya. Kasi kung mapapansin nyo dito, yung cooling pa niya, umaandar naman siya. Ang problema, yung tubig hindi siya nagsisirculate na pupunta sa makina, dahil hindi nagbubukas yung ating thermostat valve. Tsaka lilinisan natin ang radiator nito mga guys, kasi kung mapapansin nyo dito sa kanyang ano, buksan natin to, itong reservoir tank nya marumi siya mga guys. So tignan nyo, clog up yung ano nya. Kaya sigurado yan, yung radiator nyan mga guys, marumi yan. Dahil sa reservoir pa lang makikita nyo may mga ano. Maya patayin ko muna yung makina, tapos pakita ko sa inyo yung loob nito mga guys. Reservoir tank. Kasi pag bubuksan natin ngayon, nako, bubuga yung ating ulan, lalabas. Opo. Yan, patayin ko muna siya mga guys. Yan, dito tayo sa loob mga guys. Kung mapapansin nyo, hindi naman siya nag-overheat. Opo, kaya dahil na nagpapansyon naman yung kanyang cooling pan. Problema nyan, pagka long driving na siya mga guys, doon siya mag-overheat. Dahil pag mga ganitong normal na ano lang, naka-idle, syempre malamig yan. Pero pag tumakbo na yung sasakyan natin, long driving mga guys, doon na siya mag-overheat. Kaya yan, ang gagawin natin, ibaba natin ang radiator, tapos palitan natin yung kanyang thermostat valve. Yan, patayin muna natin. Okay. Yan, buksan natin tong ano. Pasingawin muna natin mga guys, dahil mainit. Kasi hindi na si-circulate yung kanyang kulan na papunta sa radiator, na mag-ikot papunta sa makina. Opo. Na singaw na mga guys, buksan natin. Ito yung kanyang reservoir cap. Tapos tingnan nyo doon sa may looban niya mga guys, oh. Yan, marumi yung kanyang reservoir. Kaya you know, ay bababa natin ang radiator niya mga guys para linisan. Kasi hindi na siya masyadong ano,
makadaan yung ano yan. Opo, tapos palitan natin ng thermostat bulb. Yan. Yan mga guys, yung thermostat bulb niya nandito. Dito banda. Tatanggalin natin yan. Kaila chichikapin natin yung kanyang thermostat bulb. Opo. Yan mga guys, oh. Kung mapapansin nyo yung kanyang thermostat bulb ay yan, parang kalawang-kalawang na mga guys. Yan, hindi siya nagbubukas. Sarado siya mga guys, oh. Stuck close siya mga guys yung thermostat bulb niya, kaya nag-overheat yung itong sasakyan na to. Opo. Kaya yan ay papalitan natin mga guys. Tingnan nyo, kung mapapansin nyo, parang kalawang-kalawang siya. Dahil ang ginamit nila dito sa ano na to ay hindi pure na kulan. Yan. Kailangan ko tang ibaba. Opo. Yun. Isang galak. Ang itim ng ano niya mga guys. Tubig. Yan o. Maitim yung ano niya. Kulan. Nagkalawang na mga guys. Kaya ano. Bababa natin ang ano niya. Regulator. Opo. Para mapalinisan natin yan. Ay, tapos to tinamaan lang to kasi dahil sa kalawang na ano, hindi na nagbubukas to mga guys. Kaya nag-overheat yung sasakyan natin. Ito. Yan mga guys, binaba ko na rin tong kanyang radiator. Kung makikita nyo, wala na yung radiator na dyan. Ito na siya mga guys, oh. Yan. Okay naman dito sa labas eh. Ang problema niya mga guys, ang loob. Yan o. Oh. Yan ang problema niya mga guys, oh. Kalawang siya mga guys. Kaya yung mga pins niya na ganito mga guys, maliliit lang yan. Eh kung kalawang siya mga guys, hindi makapasok yung tubig dito. Sa loob. Kaya kanina nung binaklas ko siya, kukunti yung nakuha kong ano mga guys, yung coolant niya, tubig kasi yung nilagay nila dito mga guys. Tapos sa yan o, na putol na yung dito niya. Sabihin baka ito'y dati bangga, tapos ay nasimbol nila, tubig ang nilagay mga guys, oh. Yan, kaya kalawang mga guys, kaya yung ating makina ay nag-overheat. Ngayon na palinis natin 'yan sa labas. Opo. Yan. Yan mga guys, oh. Kung makikita nyo kasi ito yung kanyang thermostat bulb. Nilagyan natin ng mainit na tubig. Yan, oh. Bumubukas siya pero hindi na ano, maliit lang yung buka niya, oh. Ayun, oh. Kaya defective na tong thermostat bulb niya mga guys. Yan o, kung makikita nyo doon. Yun o, doon. Hindi na siya bumubukas maigi. Opo. Ito ang problema niya, thermostat bulb. Kinalawang na siya kasi mga guys, nasira siya. Opo. Dahil sa kalawang niya nasira yung kanyang bulb, kaya nag-overheat. Bumubukas siya kaso hindi siya masyadong nakabuka mga guys, hindi makadaan yung tubig. Yan. Kaya ito ang ating papalitan. Opo. Yan o, maliit lang yung
daanan ng tubig niya. Maliit lang yung buka niya, mga guys. Dapat yan na i-compress niya yung ano eh. Bubuka siyang maigi. Kaya pagka ano, mag-overheat yung sasakyan natin dahil diyan. Hindi na siya nakabuka maigi. Stuck close siya, mga guys. Ayan oh. Yan. Yan mga guys, dumating na yung ating radiator. Pina-repair natin to sa labas para malinisan, kung makikita nyo yan. May mga bakas ng ano, repair. Pero yun, kalawang pa rin mga guys, hindi nila nilinis mas. Ang importante dyan mga guys, yung sa dito, yung mga pins nya. Opo. Yan, ikabit na natin to, yung radiator nya. Okay. Yan mga guys, ngayon kinapit ko na yung kanyang radiator. Yan. Tapos isusunod natin tong kanyang cooling pan. Opo. Yan, i-fix ko muna siya mga guys, kasi tinutornilyoan ko pa tong mga radiator niya, kasi may mga tornilyo dito. Yan, may bracket pa siya. Tapos ito naman yung bracket niya sa ito, sa kabila, dito. Yan, dito yan, paloob. Yan, i-fix ko muna siya mga guys, saka natin pandarin. Yan, sunod naman natin tong cooling pan na i-fix. Hindi ko siya pinix na dalawa-dalawa mga guys sa radiator, kasi masikip po yung ano natin, space. Pag dinalawa natin, hindi sila magkasyang ganun, kaya one by one natin na ikabit. Opo. Yan, fix ko. Yan po mga guys, ito yung ating lumang thermostat valve. Pero papalitan natin yan mga guys, kasi yan ang dahilan kaya nag-overheat yung ating sasakyan. Yan, ito yung ating papalit. Yan, bago siya mga guys, thermostat valve kasama yung housing. Yan, asimple na yan ah. Asimple na yan mga guys. Opo, dito lang natin tatanggalin sa hose. Ito tatanggalin natin to, tapos yun. Tapos yan, may o-ring na rin siya mga guys. Opo. Okay. Yan mga guys, tinanggal natin siya sa plastic para makita natin maigi. Yan oh. Yan yung bago. Tignan nyo yung pagkaiba ng bago sa luma mga guys. Yung luma nya, kalawang-kalawang mga guys, kaya nasira. May lang sasakyan na to, tubig yung nilagay nilang ano, pang cooling system nya. Dapat coolant ilagay nila. Yan o, inorderan natin sya ng coolant. Isang galon na ganito, tapos sa pagkakulang mag-a-add pa tayo. Yan mga guys, oh. Ready to use. Do not add water. Opo, yan ang sinasabi dito mga guys, oh. Kaya yan ang mangyayari pagka ano mga guys, nilalagay na ano sa radiator ay coolant. Tubig. Pagka tubig nilalagay natin, yan, nagkakalawang siya, mabilis kalawangan. Yan, kapit ko muna ito mga guys. Opo. Yan mga guys, tignan nyo itong lumang hose niya, oh. Yan oh. Yan yung kanyang ano, dahilan ng pag-overheat ng sasakyan na ito, oh. Oh. Yung hose niya, nako, natuyo yung kalawang, oh. Yan. Opo, lilinisin muna natin to, kasi ayos naman tong hose niya. Lilinisin lang natin. Yan o. Yan mga guys, pagpag natin. Yan, natatapos ko na tong ano, kanyang thermostat. Tapos ilagay natin tong hose.
naman yung hose niya, oh. Puro kalawang, mga guys. Yan. Opo, linisin ko muna to, tapos kabit ko na. So, yun guys, nakumpleto na natin na ikabit, mga guys. Tapos nalagyan na natin ng kulan. Yan. Gagawin natin ngayon, mga guys, sarado na natin to. Yan. Tapos hanginan muna natin. Yan, okay na siya. Pwede na natin siyang i-start, mga guys. Opo. Pero dito sa may harapan, to be followed na lang yan, mga guys, kasi yung bumper lang yon, mga guys. Opo. Ngayon na testingin muna natin na i-start. Opo. Yun ang ano niya, nakabit na natin yung mga hose. Pag nag-assemble kayo, mga guys, double check niyo yung mga gawa niyo para ano. Minsan kasi hindi nailalagay yung mga hose pag i-start. Yun, tagas yung mga tubig niya. Opo, yan, nakakabit naman siya lahat. Yan, dito yan. Opo, yan, start muna natin. Yun, mga guys, umandar na siya. Ngayon, antayin lang muna natin na mag-automatic yung kanyang cooling pan. Opo, para pagkaano mag-circulate yung ating coolant. Tapos pag nag-circulate na yung ating coolant, magdadagdag tayo dito, mga guys, kasi kulang yung ano yan, kasi yung sa kung titignan nyo dito, ang may coolant lang yung doon sa may makina, sa engine block. Ngayon yung kanyang radiator, mga guys, ay bakante. Kasi dito doon sa may thermostat valve niya, sarado pa. Kaya may tendency na yung coolant natin hindi pa nababa doon sa radiator. Opo, kaya ibig sabihin yan, yung radiator natin wala pang hindi pa fully, wala pang laman. Opo, kasi ito dumaan doon sa itong hose na to, na magagaling dito sa reservoir. Yan, papunta sa engine block. Opo. Ngayon, ang may coolant lang doon sa may engine block sa makina. Opo. Antayin natin siya mag-circulate para yung coolant niya pumunta rito sa radiator. Yan. Buusok, guys. Dito kasi natalsikan ng langis. Kasi nung sa transmission oil yan, mga guys, tinulak kasi nila itong sasakyan. Yun, tumagas yung transmission oil dyan, kaya magdadagdag ako dyan. Opo. Pero ang anuin muna natin itong kanyang pag-circulitin muna natin yung kanyang kulan. Opo. Yan, mga guys, inisprayan muna natin siya ng tubig, kasi ang alikabok ng sasakyan natin. Yan. Ngayon tutuyuin natin siya. Hindi magkaroon ng problema. Yan, mga guys, malinis na.
At ibalik na natin yung cover nya. Ayan. Ayan, naka clip lang yan na ganyan mga guys, rubber. Okay na. Opo. Yan mga guys, habang inaantay kong mag-circulate yung ano niya, cooling pan, kinabit ko na rin tong kanyang bumper. Kasi matagal mag-circulate. Opo, yan natapos na natin. Yan mga guys, kailangan na natin tong iparod test para mabilis umandar yung kanyang cooling pan. Opo. Kung gusto kung nagustuhan niyo po ang aking video, huwag niyo kalimutang i-like at share. At saka kung bago ka sa aking channel, mga guys, pindutin mo na ang subscribe button at notification bell para updated ka lagi sa susunod kong mga video. Opo. Salamat po. Maraming salamat po. Yan mga guys, umandar na yung ating cooling pump. Siya. Circulate na. Ngayon, mamaya pandarin muna natin isa pang bisis. Kasi magdadagdag tayo ng kulan dito. Opo. Sa reservoir tank niya. Yan. Tapos may isa pang concern tong sasakyan na to mga guys, kasi kung makikita nyo, wala siyang paglamp. Ayusin natin dito sa kabila, wala din yan, hindi siya umilaw yung ano, paglamp nya. Palitan natin ang bombilya. Opo. Yan, patayin ko muna at lagyan natin ng kulan. Label ko lang itong kanyang kulan mga guys. Ito. Tapos pwede na natin parod test for confirmation kung nag overheat pa. Tapos pwede na natin i-release yung sasakyan. Opo. Yan. Hanggang sa muli, maraming salamat po mga guys. Yan mga guys, napalitan na natin ng bumbilya. Opo. Yan, gumagana na. Oh. Okay na. Yan. Guwapo ng ano, made in China to mga guys. GE4 yata ang modelo nito. Yan mga guys. GEC. Tapos dito sa ano niya, GA4. Yan. Yan ang likod ng ano niya. Guwapo, maporma tong sasakyan na to. Made in China siya, pero ano siya mga guys, maganda yung design. Opo.